So magandang araw mga kababayan, ako po si Takeru Miyamoto at welcome sa aking munting channel. So ngayong araw po ay September 11. So ngayon po ang kaarawan ng pinakamagaling, ng greatest president sa kasaysayan ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. So ang sabi ko, siguro gagawa ako ng vlog ngayon para ipakita kung gaano ba kahusay ang ating late President Ferdinand Marcos. Yun nga lang po, ako po'y naasar, ako po'y nainis, ako po'y na-bad trip dahil sa kagagawa ng mga talipandas na mainstream media na to, na hanggang ngayon po ay hindi pa rin makamove on at patuloy pa rin na pinapaalala ang maling kasaysayan patungkol sa ating late President Ferdinand Marcos. So ang binabanggit ko po dito, itong napakawalang kwentang ABS-CBN na to. Talagang napakatalipandas po ng ABS-CBN na to. Hanggang ngayon po na wala na nga po silang prangkisa, buti nga sa inyo, wala na nga kayo sa ere, kayo mga hayop kayo, patuloy pa rin kayo sa inyong propaganda against sa mga Marcos. So actually mga kababayan, una muna nating babasahin yung nasa Inquirer muna. So ayon sa Inquirer, today is the 104th birth anniversary of the late dictator Ferdinand Marcos. He took power in 1965, was re-elected in 1969, and perpetuated himself in power by declaring martial law in 1972. Ito yung malupit dito eh. Setting off a dark chapter in the history of the Philippines. So bad trip, di ba? Birthday na birthday ni late President Ferdinand Marcos, yung pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Papahagingan nyo pa ng setting off a dark chapter in the history of the Philippines. Ito ha, Inquirer ha, kayo mga tanga kayo ha. Kung sinasabi nyo na dark chapter sa history ng Pilipinas, bakit ngayon lumiwanag na ba? Nakaalis na ba tayo doon sa dark chapter na sinasabi ninyo? Hanggang ngayon, naghihirap pa rin yung Pilipinas, di ba? Third world country pa rin yung Pilipinas, di ba? So anong pinagsasabi ninyong dark chapter sa history ng Pilipinas? Eh hanggang ngayon naman, nasa dark chapter pa rin tayo. Kita mo, walang trabaho, nag-OFW yung mga Pilipino, third world country pa rin ng Pilipinas. Lagahanap yung korupsyon sa gobyerno. Ang daming trapo na politiko. Unemployment, underemployment. At saka meron tayong bulok na sistema sa ating bansa. So anong dark chapter na pinagsasabi ninyo nung panahon ni Marcos? Hanggang ngayon pa rin po ay nasa dark chapter pa rin tayo. Tanga. Ito wala pa to eh. Kasi sa Inquirer, medyo sumipalan ng konti eh. Pero itong sa ABS-CBN, ito yung pinaka nakakabadrip dito. Ito ha, ABS-CBN. Ipinanganak sa araw na ito noong Setyembre 11, 1917, ang diktador na si Ferdinand Marcos. Pwede ba magmura, mga kababayan? Mumurahin ko lang ng putang ina itong ABS-CBN na to, na karapat-dapat talaga na huwag na kayo bigyan ng prangkisa. O ito ha, sige, basahin ulit natin. Isa-isahin natin, sasagutin natin itong putang inan to ha. Sige ito. Nahalal siya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965 at muling nanalo noong 1969. So okay yun, walang problema doon. So sunod, isinaalalim niya ang buong bansa sa batas militar o martial law noong Setyembre 21, 1972 na nagtagal ng higit isang dekada kung saan libo-libong human rights violation ang naitala. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! O ito ha, dito ako ng init eh, nung sinabi nila na libo-libong human rights violation ang naitala. Ang tanong, doon sa mga sinasabi ninyong libo-libong human rights violation na naitala, bakit din yung pinakulong? Bakit din yung pinakulong si Imelda? O, di ba? Bakit hindi nyo kinasuhan si Imelda? Ngayon, pwede nyo kasuhan si Imelda Marcos dahil buhay pa siya. Si Ferdinand Marcos, matagal ng patay, paano nyo kakasuhan? Yung sinasabi ninyong human rights violation nung panahon ni Marcos, ikaw ABS-CBN, tanong ko lang sa inyo, bakit double standard kayo? Bakit tuwing People Power Anniversary, bakit tuwing birthday o kaarawan ni Cory Aquino, bakit tuwing death anniversary ni Cory Aquino, bakit hindi nyo rin binabanggit yung tungkol sa human rights violation ni Cory Aquino? Ito ha, meron akong papabasa sa inyo ha. Ito ha, ipopost ko na lang dyan. Cory Aquino's gruesome human rights violation. After the EDSA mutiny, Cory Aquino and her entheverate Yellow Disciples have derided repeatedly the Marcos regime for its serious human rights violation in a relentless effort to demonize it. So ang ibig sabihin po dito sa unang stanza, mga kababayan, nung naupo si Cory Aquino, gumawa ng propaganda itong mga disipulo ni Cory Aquino na ngayon sa tingin ko nasa impyerno na. Pasensya na kasi sila, bastos sila sa patay eh. So babastusin ko rin yung patay. Di ba?
Ito ah. So sa unang stanza po, ang gustong palabasin po dito sa article na to. So syempre, 'di ba napatalsik si Marcos yung ginawa ni Cory Aquino? Pinagkalat ang propaganda na si Marcos ang may pinakamalalang human rights violation sa kasaysayan. Pero ito ah, tuloy natin ah, but unknown to the general public, her regime, kumbaga si Cory Aquino, o sige, Cory Aquino regime, by contrast, presented a gruesome picture of human rights violation from March 1, 1986 to December 1991, with the number of warrantless arrests and detention reaching an alarming level of 15,999 and extrajudicial execution of 1,733, including 189 that occurred in 1990 alone. So yung pinakamagandang example po dito, itong Mindoro massacre. May mga namatay po dyan. May mga nasaktan po dyan. Human rights violation din po yan, mga kababayan. So ang tanong ko dito sa ABS-CBN, bakit tuwing birthday ni Cory Aquino, hindi nyo binabalita to, hindi nyo pinapaalala sa mga Pilipino itong human rights violation na ginawa rin ni Cory Aquino? Lumalabas talaga na mga hayop kayo, mga talipandas kayo. Ano yan, kapag si Ferdinand Marcos ang napagbintangan ng human rights violation, masama? Pag si Cory Aquino naman, santa? Di ba gusto nyo pang ang gawing santa yung si Cory Aquino ninyo? Si Reverend Father Catalino Arevalo na malapit sa pamilya ang nanguna sa misa. Sa sermon, ibinahagi niya ang pagnanais na isulong ang beatification ng dating Pangulo. Ito ang unang hakbang para gawing santo ang isang tao. Kapal na mukha mo! Lumalabas talaga na propagandistang kumpanya kayo at wala na kayong karapatan talaga na bigyan ng parangkisa. At syempre, balik po tayo dun sa article ng ABS-CBN na sinasabi nila tungkol sa martial law. Martial law kayo ng martial law, mga hayop kayo. Gusto nyong palabasin na ang martial law ay masama. Ayan ang gusto nyong palabasin eh, di ba? Masama si Marcos dahil sa martial law. Yan ang tanong ko sa inyo, mga hayop kayo. Ito pa. Double standard kayo eh. Ito ah, itong Philippine Constitution na to, noong 1987, si Cory Aquino mismo ang pumirma nito. At ang gumawa nito ay yung mga alipores na mga aso ni Cory Aquino. So sa unang part po, nakalagay po dito, so sa Article 7, Section 18, here's the pertinent provision in the 1987 Constitution about the declaration of martial law. The President shall be Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress violence, invasion, or rebellion. So mga kababayan, kung sinasabi ng Inquirer at saka ng ABS-CBN na masama ang martial law, so bakit nasa 1987 Constitution siya? Bakit nandun siya ngayon sa Constitution na ginawa ni Cory? Ang dami nyo pa kasing nauuto eh, hanggang ngayon eh. May mga Pilipino pa rin talagang bulag at may mga Pilipino pa rin talaga na sarado ang isipan. Ang dami ng ebidensya na kasaysayan na ang nagsasabi na propagandistang kumpanya, manluloko ang ABS-CBN at lahat ng ginawa nila na panluloko sa mga tao patungkol dito sa mga isyu sa mga Marcos, lahat yan ay ginawa nila dahil galit sila sa mga Marcos. Galit po ang mga Lopez sa mga Marcoses. Ayan po yun. Ako batang 90s ako. So nung dekada 90, dito namamayagpag ang ABS-CBN. So nung kabataan ko, tuwing nanonood ako ng ABS-CBN, palagi nilang sinasabi na masama si Marcos. Palagi nilang sinasabi na si Marcos ay diktador. Palagi nilang sinasabi na si Marcos ay mamamatay tao. Si Marcos ay magnanakaw. Pero ngayon po, year 2021 na po ngayon, bumaligtad po ang history. Mas maraming tao na po naniniwala ngayon na hindi po ganung kasama si Ferdinand Marcos. Sabihin na nga natin na may mga nagawa siyang mali dahil wala namang perfectong gobyerno. Pero yung ginagawa ng ABS-CBN na ginagawa nila na inuhubog nila na mistulang demonyo, na mistulang sataras na si Marcos, para sa akin mali yun. Para sa akin bullshit yun. Para sa akin yun, isang malaking kasalanan yan sa Pilipinas. Kaya dapat mga kababayan, huwag tayong papayag na mabigyan ng parangkisa na naman tong ABS-CBN na to sa susunod na administrasyon. Dahil hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin natututo ang ABS-CBN sa kanilang pagkakamali. Patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang black propaganda. Kung mabibigyan ng parangkisa tong ABS-CBN na to, continue na naman yung kultura nila para manipulahin ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino kahit bias na ang nilalabas nilang balita. Kaya nga ayoko kay Sara Duterte eh. Dahil si Sara Duterte, gusto niyang bigyan ng parangkisa ang ABS-CBN. Okay? Si Cisco Moreno din, sa tingin ko, pabor din siya sa ABS-CBN. Lalong-lalo na si Manny Pacquiao. O, diba?
O sige, tuloy tayo ha. Basa. Napatalsik siya sa pwesto noong 1986 matapos ang EDSA People Power Revolution. So mga kababayan po, ito lang ha. Sabihin na nga natin na, na sige, napatalsik ka si Ferdinand Marcos noong 1986 EDSA Revolution. So sa tingin nyo po mga kababayan, makalipas po ng 35 years pagkatapos magtagumpay ng mga Pilipino noong EDSA Revolution, asa na ang Pilipinas ngayon? Ano na ang nangyari sa Pilipinas mula nung napatalsik si Marcos? Wala. Kulelat. Third world country. Mahirap na bansa pa din. Huwag nyo masyado pinagmamalaki sa amin itong EDSA Revolution na to. Dahil ako naniniwala talaga ako na isang malaking pagkakamali po talaga yung EDSA Revolution na yan. Kasi kung, ito lang ha, ito lang logic ha. Kung maganda, kung magaling, kung may pakinabang ang EDSA Revolution na yan, ang tanong sa inyo, bakit naghihirap pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon? Tanga. O, basa. Next. Pumanaw siya habang naka-exile sa Hawaii noong September 28, 1989. Ito yung malupit talaga eh. Ito yung malupit talaga na. Actually, ang daming vlog ko na dito na sinagot ko na to. Itong issue na to. Ito ha. Hanggang ngayon, binabawi pa rin ng gobyerno ang nakaw na yaman ni Marcos at ng kanyang pamilya. So dinamay niya dito si Bongbong Marcos. Dami dito si Aimee Marcos kasi sabi pamilya eh. ito lang ha. Ito medyo humaba yung video ko tuloy. Ito lang ha mga kababayan. Ha. Isipin niyo. Ganun kabulok ang gobyerno ng Pilipinas. 35 years na nilalakad yung kaso na sinasabing magnanakaw ang mga Marcos. Hanggang ngayon po wala pong napatunayan. At kung nahatulan mang guilty si Imelda Marcos noong 2018, ayan po ay naiakyat na po sa Supreme Court na hanggang ngayon po ay dinidinig pa rin po yan. So nakakatawa po dito sa ABS-CBN na sinasabi ng ABS-CBN na hanggang ngayon, binabawi pa rin ng gobyerno ang nakaw na yaman. So ang tanong, bakit yung mga kaso ng mga Marcoses na pagnanakaw ay dismiss? Bakit hanggang ngayon hindi pa tapos sa loob ng 35 years? Ang tagal-tagal ng panahon, 35 years na hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Kayo kasi ABS-CBN, move on din pa kasi pag may time. Move on din pag may time. Alam na ng mga tao ang totoo. Kahit nga yung mga millennials ngayon eh. Mas naniniwala na sa mga Marcoses eh. Kaysa sa mga dilawan na yan eh. At mga kababayan, itong post po ng ABS-CBN na to, kung mababasa nyo po yung comment, sabihin na nga natin siguro mga 95% po ng mga comment ng mga netizens dito sa post ng ABS-CBN tungkol kay Marcos, 95% po ay hindi po sila nag-a-agree sa post na to ng ABS-CBN. Kasi naghahanap kasi ako ng mga comments na gusto kong sagutin. Yun nga lang, scroll down, wala akong makita eh. Pero may napansin akong isa. Ito, sasagutin ko tong isa na to. Comment ito doon mismo sa post ng ABS-CBN. Ha. Ang nagbaon ng mapa ng Pilipinas sa utang. Maraming ang proyekto, inutang lang naman. Ayan ha. Ito kasi yung mga sinasabi ng mga bobong anti-Marcos eh. Kaya daw naghihirap ang Pilipinas dahil daw sa dami ng utang na iniwan ng mga Marcos. Mga kababayan, ito lang ha, kayong mga tanga kayo. Meron naman kayong cellphone, meron naman kayong Google. Ang gawin nyo, mag-research kayo. So mga kababayan, sa mismong website po ng ABS-CBN, ito pa, ipopost ko na lang po. Makikita po natin yung graph na to kung kailan dumami ang utang ng Pilipinas. Sa ABS-CBN din mismo galing yung graph na yan ha. Na mas marami pang ang inutang ang gobyerno ng Pilipinas nung nawala si Marcos. Ayan na, ABS-CBN na yan ha, yung source ko dyan. So huwag nyo rin sasabihin kasi sa akin na kaya naghihirap ang Pilipinas ngayon dahil sa daming iniwang utang ni Marcos dahil para sa akin bullshit yan. At ito lang sana, last message ko lang sa ABS-CBN ha. Matuto naman kayong gumalang sa taong matagal nang namayapa. Matuto kayong rumispeto. Yung tao matagal nang namamayapa, matagal nang tahimik. At yung mga binabato nyo sa kanya, hanggang ngayon po, hindi pa po klaro yan. At ngayon, itataon nyo pa ngayon na babanatan nyo si Ferdinand Marcos na matagal nang patay sa mismong birthday niya, sa mismong kaarawan niya. Asan yung respeto ninyo? Akala ko ba kapamilya kayo? Kaya sana, huwag na kayo mabigyan ng parangkisa dahil pabigat lang kayo sa Pilipinas, mga leche kayo. Ayun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. Babush.